Putin in the first round, ending the fight at 2 minutes and... Noong pumanaw ang isa sa mga boxing legend na nagbigay ng maraming karangalan sa ating bansa na si Gabriel Flash Elorde, ay nagbigay ng pahayag ang dating presidenteng Ferdinand Marcos na kung saan ay naniniwala siya na sa panahon ngayon ay magkakaroon ng bagong kampyon na tatawaging Pambansang Kamao. Atin pong pakinggan ang kanyang naging pahayag. At ako'y naniniwala darating ang panahon na magkakaroon tayo muli ng isang tunay na kampyon at kilalang kampyon sa buong mundo na manggagaling sa parte ng Bisaya. At harinaway dumating pa yan sa panahon natin o kundi man sa panahon natin ay sa darating na panahon at magtatagumpay muli ang bansang Pilipinas na magkakaroon tayo ng magiting na pambansang kamao at makikilala sa buong mundo. Salamat po ng marami at harinawa matuloy ang ating mga pangarap. Hula na natupad sa kasalukuyang panahon sa katauhan ni Manny Pacquiao na tinaguri ang Pambansang Kamao ng Pilipinas. Taong 2002 ay atin namang babalikan ang naging laban ni Pacquiao noong depensa niya ang kanyang IBF World Super Bantamweight title kontra sa dayong Thai boxer na si Prayat Sawaingam o mas kilala bilang Five Prakorb Rakyat Gym. Ginanap ito sa Davao City na baluarte ng former president na si Rodrigo Duterte na nooy mayor pa lamang at nandoon mismo para manood ng laban. Panoorin po natin ang kanilang naging bakbakan. Rounds or less. Let's now go to the ring for the referee's instructions. And here we go. Manny Pacquiao, very evident here, the height advantage, the reach advantage. Pacquiao is 5'7", Manny Pacquiao advantage. The Thai has a 70-inch wingspan. Manny Pacquiao is listed at 68, but I think he would be more like 66 or 67. Opponent, close. The game plan of Manny Pacquiao, intimidate his opponents right from the start, make his opponents feel his power. Pressing the attack, Manny. Not known to be too mobile in terms of foot speed, but he does have that reach advantage. He likes to throw that right jab. Both of them are southpaws. Kanan pa lamang ni Manny Pacquiao ang tumatama, pero bumagsak na agad ang Thai boxer. Muli nga pong bumagsak ang Thai boxer mula sa uppercut ni Manny Pacquiao. Sa pangatlong pagkakataon ay muli na naman bumagsak ang Thai boxer nang paulanan siya ng mga kombinasyon ni Manny Pacquiao.
Wala na, hindi na kinaya ang baksik ng ating pambansang kabao. Tuwang-tuwa ang mga manonood sa nasaksihan nilang bakbakan. Maging ang former president na Noy Mayor pa lamang na si Rodrigo Duterte ay napapaapirpa sa kanyang mga kasama sa tuwa nang manalo si Pacquiao. That's right, but Manny Pacquiao is just in a class all by himself. The winner! Bring them on! Polly Ayala, Kim Austin, in the first round, ending the fight at 2 minutes and 46 seconds. Still, the International Boxing Federation Junior Featherweight Champion of the World, Manny Pacquiao! Hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Maraming salamat po!